Ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa pagkakataon ngayong panahon ng Kwaresma na tayong makapagsisi at tumalikod sa mga kasalanan ng ating nagawa. Mga minamahal, kalaki tumakahiling ang ating iniluhog sa banal na pagdiriwang. Isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo Kaparian, mga taong humihingi sa atin mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin sa managdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito, sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na at di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y nagagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Doon'y walang panambitan o kaguluhan. Doon'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay na matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahan ng kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon sa aking magligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking magligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmag sa luha sa buong magdamag, sa buong liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking magligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak na ang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking magligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pesta ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakausapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo nananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na po ang kanyang o magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak.
Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, maganda ang tanghali sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa mabuting balitang ating napakinggan, masabi natin ay ito, yung isa sa mga sitwasyon sa kwento at kasaysayan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na epektibo yung panalangin ginawa noong lumapit kay Jesus, mga minamahal kong mga kapatid. Bakit epektibo? Meron ho bang hindi epektibo na panalangin? Meron. Mga minamahal kong mga kapatid, kung hindi natin susundin yung requirements na hinihingi ng Diyos. No? Na sa pagkakataong ito, binibigang pansin yung mga bagay na yun o ilan sa mga bagay na yun. Na mga minamahal kong mga kapatid, para maging epektibo at sabihin natin kalugod-lugod sa Diyos yung ating panalangin, no? Mga minamahal, dapat pupunta tayo sa harap ni Kristo upang ibigay at ipakita yung ating pananampalataya sa Kanya, hindi lamang para tayo ay makakita ng milagro. Kaya nga paalala niya dito, oh, hanggat hindi kayo nakikita ng kababalaghan, hindi kayo maniniwala. No? Mga minamahal kong mga kapatid, at minsan yan ang kinauhulugan natin. Nananampalataya lang tayo, no, sa Diyos kapag nakakaranas tayo ng mga kababalaghan. Mga minamahal kong mga kapatid, o mga milagro sa buhay. Pero sa totoo lang, mga minamahal kong mga kapatid, no, ang kinakailangan ni Kristo para magkaroon ng milagro sa ating buhay, pananampalataya, yun lang. Matibay, matatag, totoo at tunay na pananampalataya na sa katapos-tapusan, yung lalaki na pinuno ng pamahalaan, ayan, yung pinakita niya sa harap ni Jesus, pinagkaloob sa kanyang hinihiling, no, yung kagalingan ng kanyang anak. Kaya tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, mahalaga sa ating panalangin, nalalaki pa natin ito ng pananampalataya. Misano kasi, ang ginagawa natin, dumadalangin lang tayo para testingin si Lord. No? Pero dapat baligtad. No? Kaya tayo nanalangin para testingin ni Jesus kung gaano kalakas, kung gaano katatag yung ating pananampalataya. Hindi siya yung testingin natin. No? Kung kaya niyang gumawa ng milagro. Bagkus yung pananampalataya, ang susubukin ng Diyos sa atin para makagawa siya ng kababalaghan sa ating buhay. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa tuwing tayo ay dudulog sa Diyos para manalangin, o sabihin natin sa tuwing tayo ay makikiisa sa banal na pagdiriwang, magkakaroon lang ng kababalaghan at milagro, lalo tigit sa banal na misa, no? Yung anyo ng tinapay at alak na naging katawan at dugo ni Kristo, magkakaroon lang ng kaganapan sa isang mananampalataya kung matibay. Ano? Ang kanyang pananalig sa Diyos. Kasi kung mahina, abay, mahina din. No? Yung epekto nito sa atin. Kaya kahit anyo ng tinapay, yung tinatanggap natin sa banal na misa at sinasabi ng pare katawan ni Kristo, yung pagsagot natin ng amen, dapat may kalakip na pananalig dito. Na kahit nakikita natin tinapay, katawan at dugo pa rin ni Kristo. Naniniwala tayo na sa anyong iyon, katawan ni Kristo yung ating tinatanggap. Yun ang milagro. Yun ang kababalaghan. Kaya sana sa panalangin natin, mag-iepektibo nawa ito. No? Magiging epektibo ito kung lalakipan lagi natin ng matibay, tunay, ganap at matatag na pananampalataya. Pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, kung bakit naging epektibo ang ating panalangin,
ano, nagkakatalula naman po sa intention eh. Mga minamahal ko mga kapatid, dapat ang maging intention natin, mga minamahal, ay hinahangad lagi natin na sa ating panalangin, hahangarin natin na makapiling si Kristo, madama yung kanyang presensya, hindi lang basta makita siya. Bagkus maramdaman, makilala, no, makasama siya. Mga minamahal ko mga kapatid, kagaya na nangyari din dito sa nanalangin kay Jesus, isang opisyal ng pamahalaan. No, mga minamahal ko mga kapatid, na nung makita niya yung kababalaghang ginawa sa buhay niya, tignan niyo po kung gaano niya, kumbaga, inilapit yung kanyang sarili sa Diyos. Sukdo lang ang buong sambahayan niya. No? Ay sumampalataya, sumunod kay Kristo. Ganon din nawa, mga minamahal kong mga kapatid, na sa ating panalangin, hangarin natin na siya ay makapiling, na makapiling natin si Jesus. Huwag lang basta makita. No? Kaya ho, minsan sa ating debosyon, lalo tigit dito sa Pambansan Dambana, mga minamahal kong mga kapatid, mapapaisip ka rin eh, bakit ang mga tao balik ng balik? No? Bakit nagkakaroon ng debosyon kay Santo Padre Pio? No? Kasi dito nila nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi lang basta tourist spot o di kay pasyalan ang tingin nila dito. Bagkus ay isang lugar kung saan nila nakakapiling, nararamdaman at nakakasama ang Diyos. Kaya minsan naging effective, ano ho, may dating yung panalangin. Dahil yun ang intensyon. Yun ang kumbaga ay nananatili sa kanilang kalooban. Dito, sa lugar na ito, nararamdaman nila ang Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating panalangin, sa ating araw-araw na pagdarasal, sa ating debosyon sa banal na misa, kung saan dito natin nakakapiling, naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Nawa, mga minamahal ko mga kapatid, sana lagi nating ihain, ano, ihandog sa Diyos yung ating pananampalataya at yung intensyon na makapiling siya araw-araw. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal ngayon at kailanman. Para sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Sa'yo tayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Nangitupay, nagpupugay sa iyong kalangian. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo, daw'y paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kahirapan. Punais kitang damayan. Apat na pung araw sa ilang sinubok inakit ng tampalasat sa tukso mong nalagpasan. Punais kitang tularan, Panginoon, iyong pahintulutan. Sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayun at pagdarasal. Ngayon na sa 40 araw sa Kalbaryo pinasan ang krus ng aming kasalanan. Sa hapis ng Birheng Mahal, punais ko siya sa mahal. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayun at pagdarasal. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngayon na sa 40 araw. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na paikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan.
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling mag-asala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga Archdiocesan Centers of Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayin na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo at mahindasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagbalayin nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.